I told you I'm just a doctor. So why are you questioning me this way? Tinuro kayo ng isang buntis na sa paraiso. Binigyan niyo rin sila ng physical check-up. Pero... Rosemary, mas mabuti pa huwag ka na munang magsalita. Alam niyo ba ang ginagawa ng mga Solomon sa paraiso? Nag-ahay sila ng babae para sa matres nito. Pinupunlaan niyo ng bata, ang ibang tao. Alam niyo ang tawag sa procedure na yun, di po ba? In vitro fertilization. Yan ang specialization mo, di ba, doktora? Kayo ng mama mo. Yes. Yan ang ginagawa sa mga babae sa paraiso. Pagkapanganak, kinukuha ang baby, binibigay sa mga magulang, kapalit nito 1 milyon. Kayo po ba, doktora, mga doktora sa paraiso na gumagawa ng ganong procedures? Ang sagutin niya, baby. Human trafficking ang ginawa ng mga Solomon dito. Nagkakakitaan nila mga bata at babae. Yung transaksyon lahat nasa ledger. Kaya ba gusto makuha ang ledger na yon? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ayon kay Erica, kinuha mo ang ledger sa kwarto niya. Wala akong kinukuha kay Erica. Si Agatha ang gumawa nun, hindi ako. Bakit mo kinuha ang ledger kay Erica? Si Erica ba nagsabi niyan? Napakasinungaling niya. Hindi si Erica, si Dr. Bermudez. Sabi ni Dr. Bermudez, kinuha mo raw ang ledger sa kwarto ni Erica. Anong intensyon mo doon? Wala. Wala nga akong alam doon eh. Basta, ang alam ko lang, importante yun kay Erica. Kinuha ko para busitin siya. Yun ba talaga ang dahilan o dahil nagtatrabaho sa mga Solomon at gusto mo ito ibigay sa kanila? Kung nagtatrabaho nga ako sa mga Solomon, edi sana binigay ko na sa kanila agad-agad. Diba? Tinago ko lang yon hanggang sa may kumuha nun sa akin. Sinong kumuha? Ayaw kay Agatha, ikaw ang nakitang huling may hawak ng ledger. Ba't interesado ka sa ledger na yon? Dahil nakasulat ba doon ang pangalan mo? Sa pagkakaalam ko sa news, sinabi na ang mga taong involved sa paraiso dahil nandun ang pangalan nila sa ledger. Alam mo ang laman ng ledger. Nakita mo ba ang pangalan ko doon? Look, nalaman ko lang na hinahabol si Erica ng sindikato through Erica. At yung ledger na pag-aari ng mga sindikato, nalaman ko din lang yun dahil sinabi sa akin ni Erica. Other than what Erica tells me, wala akong alam. Baby, sabi ko sa'yo, huwag ka na magsalita. For your own sake. Baby, matagal po na kayong kaibigan nyo. Kaya bilang friend, pagpayo ko sa'yo, kung may nalalaman ka sa mga Solomon, sabihin mo na sa akin. Para matulungan kita. Ayaw ko rin kausapin ng mga hukom para pababayan sa sentensya mo. Kilala mo na ako, Joe. At alam mong hindi ko kayang gawin ang lahat ng inaakusa sa akin. I'm a doctor, not a criminal. Ano naman ang ginagawa mo sa isang kwarto sa paraiso ng maganap ang raid ng mga NBI? Kung magpapabayad siguro ako sa tuwing may magtatanong sa akin yan, ang yaman ko na siguro. Sagutin mo na lamang yung tanong ko. Katulad nga ng sinabi ko, tinext ako ni Carrie na sumunod. Yun yung mismong text niya sa akin. Yun yung ginawa ko. Nakita ko na nasusunog na yung lugar. Tapos may mga pumapasok na tao sa loob para tumulong. Katulad ni Dada. O di yun din yung ginawa ko. Pumasok ako sa loob para tumulong. Nanggaling ka sa labas. May nakakita sa'yo. Aba, malay ko. Tanungin mo sila. Karelasyon mo si Rene La Cuesta, hindi ba? Close kami. Bakit? Sa loob nagpasok sa isa trabaho. Solomon Manpower Services. Oo na. Nagtatrabaho na ako doon sa Solomon Manpower Services. Ano problema mo doon? Legal naman ang negosyo yun ah. Alam mo rin ba na anak ni Greg Solomon si Renya sa ibang babae? Hindi. Wala siyang sinabi sa akin. At kahit na ba sinabi niya yun sa akin, hindi ibig sabihin na sangkot na ako sa paraiso. Si Erica ba nag-request na kausapin ako, ha? Huwag kayo maniwala sa babaeng yun. Baliw na yun, nasisiraan na yun, bait. Kahit noon pa, pinag-iinitan na talaga ako noon. Lagi ako nung dinidiin. Na nga itong nagmagandang loob na pumasok doon para hanapin yung anak niya. Patong napasama. Iniwan niya ako doon para mamatay. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa amin dalawa ang totoong masamang tao? Mga kinakabahan ako. Just relax. Wala silang problema. Puro hapahaka lang. Doktora Bermudez, Doktora Almeida, ano masasabi niyo tungkol sa allegations against you na involved kayo sa paraiso? Is it true? Kayo ba ang doktor sa paraiso? Pasensya na po. Naimbitahan lang po for questioning. Sina Doktora Bermudez at Doktora Almeida. Wala pang isinasampang kaso labas ako na. Doktora, maraming surrogate mother sa pangabata ang namatay sa paraiso nung araw ng pagsabog.
at isa sa mga biktima ay anak ng apo niyo, hindi ba? Ah, hindi kami related sa batang yon. Yun lang ba ang masasabi niyo, Doktora? Wala ba kayong comment tungkol sa Paraiso? Well, what happened in Paraiso was a tragedy. Nakakalungkot ang nangyari sa mga biktima. Pero wala kaming kinalaman doon. Alam niyo ba ang tungkol sa bentahan ng mga bata na nagaganap sa Paraiso? Well, hindi pa po kami pwedeng magbigay ng statement sa ngayon hanggat wala pa. Ikaw natatapos ang investigasyon. Stay nyo lang po yung alam. Stay nyo lang. Ayan. Sa taas ng lipad mo, naisip mo na kaya mong lampasan ng Diyos. Pero hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Kailangan mo ng tulong para malusutan to. Kailangan mo ko, Tanda. Kailangan mo ko, Rosemary. Hi, kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the bell button for more updates.